Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay ang kwento ng misis na may asawang sundalo na kinakailangang ipadala sa gera. Nangako man ito na uuwi sa kanila at magsasama pa sila habang buhay. Ngunit isang trahedya naman ang nangyari na nagpaguho ng kanyang mundo. Greg, kakauwi mo lang ah. Alis ka na naman? Sambit ni Loida sa nag-e-empaking asawa. Mahal, pasensya na, pero kailangan. Lumalakas daw ang puwersa ng mga rebelde, kaya kailangan pa ng ilang tropa doon. Sambit naman ng mister. Greg naman, napakatagal kang hinintay ng mga bata para makasama ka. Sa isang araw ay unang kaarawan ni Bunso. Ngayon mo na nga lang siya makakasama, tapos ay aalis ka na naman. Hindi ka pa pwedeng tumanggi? Paano naman kaming pamilya mo? Saad muli ng ginang. Loida, heto na naman ba tayo? Simula noon, alam mo naman na isa akong sundalo at ito ang trabaho ko. Kaya ko nga ito ginagawa upang may mas magandang kinabukasan para sa mga anak natin. Isa pa, kailangan kong lumaban dahil gusto ko rin ipagmalaki ako ng mga anak natin. Paliwanag pa ni Greg. Aanhin namin ang dignidad na yan kung hindi ka naman namin makakasama, Greg. Ayos lang naman sa amin kahit maghirap tayo sa bukid. Basta huwag ka na lang sumabak sa gera. Napakahirap na laging maiwan dito sa mga anak natin. At iniisip ko kung ano na bang nangyari sa iyo. Kung buhay ka pa ba? Tatawag ka pa kaya? Greg, kung mahal mo talaga kami, ay huwag ka nang umalis dito. Dito ka na lang. Pagtangis pa ni Loida. Ngunit ayaw nang magpapigil ng Ginoo. Kailangan niyang sumunod sa utos sa kanya at kailangan niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin sa bayan. Babalik ako sa inyo, Loida. Pangako ko yan sa inyo. Huling laban ko na ito at mananatili na ako sa piling niyo. Ihalik mo na lang ako kay Bunso sa kanya kaarawan. Mahal na mahal ko kayo. Hintayan niyo ang pagbabalik ko, pamamaalam ng kanyang mister. Masakit man kay Loida ay wala rin siyang magawa dahil batid niyang mahal ni Greg ang kanyang trabaho. Pangarap kasi talaga nito ang maging isang sundalo. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin tumatawag itong si Greg. Dapat ay sanay na nga itong si Loida dahil madalas naman itong ipadala sa gera. Pero palagi pa rin ang pangangamba niyang baka hindi na makauwi ang asawa. Lumipas na ang kaarawan ng kanilang bunso, ngunit hindi pa rin mapakali ang ginang. Hintay siya ng hintay sa tawag o text ng kanyang asawa. Halos isang linggo ang lumipas nang makatanggap ng tawag itong si Loida. Greg, bakit ngayon ka lang tumawag? Hindi ba sabi ko sa'yo na ipaalam mo kaagad sa akin kung nasaan ka na? Kumusta ka na ba dyan? Ano na ba ang lagay dyan sa kinaroroonan mo? Patuloy na pagsasalita ni Loida. Ngunit hindi ang tinig ng kanyang asawa ang narinig niya sa kabilang linya. Ikinalulungkot po naming ipaalam sa inyo, Ginang, na wala na po ang asawa ninyo. Nasawi po siya sa inkwentro. Pasensya na po, nakikiramay kami. Saad ng lalaki. Hindi na nakatugon pa si Loida at patuloy na lang ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Napaluhod siya sa labis na kalungkutan. Isa-isa niyang nilapitan ang kanyang mga anak at niyakap niyang mga ito ng mahigpit. Mga anak ko, inagpis ng isang inang hindi alam kung paano ipapaalam sa kanyang mga anak ang totoong nangyari sa kanilang ama. Araw-araw na gumigising si Loida at nanalalangin na sana'y panaginip na lamang lahat. Ngunit nang makita na niya ang asawa sa kabaong, ay para rin siyang malalagutan ng hininga. Mahal, ang sabi mo sa akin ay uuwi ka at magkakasama pa tayo. Bakit ganito?
Bakit wala ka ng buhay? Greg, bakit mo kami iniwan kaagad? Hagulgol ng ginang. Dahil sa wala na ang haligi ng tahanan, ay kailangan ni Lloyda na magbanat ng buto para maitaguyod niya ang mga anak. Namasukan bilang magsasaka si Lloyda, kinakaya ang bigat ng trabaho para lang may pakain sa kanilang tatlong anak. Dahil hindi man lang nagkakasya ang kanyang sahod, ay kailangan ding tumigil ng kanyang mga anak sa pag-aaral. Minsan ay naaalala pa rin niya si Greg. Ano kaya ang lagay ng buhay ng mga anak natin kung narito ka pa, Greg? Kakayanin ko ang hirap. Basta kasama ka. Mahal, tulungan mo ko na mailagay sa ayos ang mga anak natin. Umiiyak na sambit ni Lloyda habang nananalangin. Masakit para kay Lloyda na hindi maibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga anak. Naging dahilan ng sunod-sunod na pagsubok para pasukin niya ang kung ano-anong trabaho. Kapag wala siya sa taniman, ay umiekstra siya bilang labandera o manikurista. Minsan ay tagabantay ng tindahan. Lahat ay gagawin niya upang may malamnan lang sa tiyan ng mga bata. Hanggang sa isang araw ay natuklasan ni Lloyda na may karamdaman pala ang kanyang bunsong anak. Halos mabaliw na ang ginang dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nawalan na nga siya ng asawa, baka mawalan pa siya ng anak. Saan kamay ng Diyos ako kukuha ng pera para maipagamot ang anak ko? Greg, nasaan ka ba? Tulungan mo ko. Tulungan mo ang anak natin na lumaban. Diyos ko, kinuha mo na ang asawa ko. Tapos ay kukunin mo pa rin ang anak ko? Kailan ba matatapos ang paghihirap na ito? Hindi na napigilan pa ni Lloyda na magwala. Kinabukasan ay kinausap si Lloyda ng mga doktor. Dok, gusto kong mabuhay ang anak ko, pero wala akong kakayahan na magkaroon ng malaking pera. Wika ni Lloyda. Ginang, hindi mo na kailangan pang mamroblema. May isang Ginoo ang lumapit sa amin at nais ka raw tulungan. Siya na raw ang sasagot ng lahat ng gagastusin sa operasyon ng anak mo hanggang sa gumaling siya. Kailangan na lang namin malaman kung nais mo nang ituloy ang operasyon. Saad naman ng doktor. Hindi makapaniwala si Lloyda. Tila dininig ng langit ang kanyang mga dalangin. Sinong lalaking nais na tumulong sa amin? Maari ba namin siyang makilala upang makapagpasalamat man lang? Wika pa ng ginang. Isang lalaki ang lumapit sa kanila. Ako si General Lapid. Ako ang namumuno sa grupo ng iyong asawa. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kanya. Ngunit nais ko lang rin malaman mo na sawi siyang isang bayani. Para sa kanya ay kailangan ng isang mamumuno upang mapagtagumpayan namin ang laban. At yun nga ang nangyari. Maraming salamat kay Greg at marami kaming nailigtas niya. Bilang ganti ay nakapangako ako sa asawa mo na hindi ko kayo pababayaan ng mga anak ninyo. Ako na ang bahala sa pagpapagamot ng bunso mo. Babalik sa pag-aaral ang dalawa mong anak at bibigyan ko kayo ng maayos na tirahan at kabuhayan. Sa maliit na paraan man lang na ito, ay maramdaman ni Greg na hindi nasayang ang kanyang sakripisyo. Saad pa ng general. Napaluhod sa iyak si Lloyda sa lahat ng sinabi ng general. Wala man ang asawa, ay tila nagbigay liwanag ang general sa madilim nilang sinasapit. Habang buhay kong ikakalungkot ang pagkawala ng asawa ko, pero hanggang sa huli ay natupad pa rin ang kanyang mga pangarap. Mas masaya nga lamang sana kung nangyari ito at nandito din siya. Ngunit maraming salamat na rin sa Panginoon dahil ipinahiram siya sa akin at nabigyan niya ako ng mga anak na makakasama ko ng matagal. Pagtangis ni Lloyda. Mula ng araw na iyon ay nagbago na ang takbo ng buhay ng mag-iina. Wala man ang kanilang haligi ay habang buhay naman itong mananatili sa kanilang mga puso.